Hello ninyo mga bay, magandang araw sa inyo lahat. Magandang sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko lang magpaliwanag, no? In Tagalog, kahit na mapaano na yung Tagalog ko ngayon, manipidusblid na ako, basta importante na mapaintindi ko sa inyo yung mga nangyayari. Sa dami kong nabasa na mga negative comments tungkol sa nangyari, gaya na lang ng kung may relasyon kami, may relasyon ako ng may sana kasi pagka Bisaya, kasi na-express ko ng mabuti yung aking gustong sabihin. Pagka Tagalog, may hirapan man ako sa Tagalog, kaya ayun, pero okay naman, marunong naman ako, no, kahit papaano. So yun nga lang, hindi kagaya ng pagbisaya, ma-express mo talaga yung naramdaman mo. Yung mata ko, medyo buka-buka na siya ngayon. Kanina umaga, wala talaga akong mata. So, una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa Diyos. Kasi alam ko na hindi niya ako pinapabayaan. At napatunayan ko ang kanyang kapangyarihan. Kagabi, ura mismo, hindi umabot ng kalahating oras. Naghari agad yung kanyang kapangyarihan. Kasi naliwanagan ka agad yung isip at saka puso ng aming amo. Ayun. So, unang-una, pasalamat ako sa Diyos kasi alam ko hindi niya ako pinapabayaan talaga. Hindi niya kami dito pinapabayaan. At pangalawa, maraming salamat. Ayokong umiyak sana, baka iwanan, wala na akong mata. Maraming salamat sa lahat ng mga concerns nyo, sa lahat ng mga positive comments. Salamat sa mga nagmamahal. Natawa ako dun sa tiyahin ko kasi dami ng tawag sa akin. Yung pangalawang ina ko na nasa Maynila, sabi niya, ipag-pray niya ako, taka pa-rescuder niya ako kay Tulpo. So ngayon, gusto ko lang magpaliwanag sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga negative comments, no? Kasi wala po kayo sa kalagayan namin dito. So, gusto ko lang magpaliwanag. Hindi niyo siguro naintindihan, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakapunta dito sa Middle East, no? Kung ano talaga yung buhay namin dito. Ayun. Kahit alam niyo naman na palagi ako nagpapasaya. Ganun talaga, para matakpan lang yung mga tinatago kong sakit. Gusto ko lang na gawin kabaligtaran kung ano yung nararamdaman ko nandito sa loob ko. Gusto ko lang magpatawa kasi mahirap na makulong sa mga sakit na nararamdaman. Kaya ang ginawa ko, naisip ko magpatawa sa inyo. May mga hindi nga naniwala. Mayroon mga hindi naniniwala na dito sa nangyari, hindi lang makapaniwala kasi nga lagi ako nagpapatawa, di ba? Sabi nila, totoo ba to? Joke ba yan? Nagjo-joke ka ba? Kasi nga, lagi kang nagjo-joke, totoo na ba to? Hindi naniniwala. Ganun talaga. Kagaya nga kay Danica, di ba? Kay Danica, na palagi rin siya nagpapatawa. So, yun nga, hindi natin alam ang mga nangyayari. Kaya, dun sa mga negative people, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Nung nag-aral tayo ng elementarya, sa mathematics, kumbaga natutunan natin, ang unang tinuro ng ating guro ay ang plus, pangalawa na yung minus, di ba? So, kung sa algebra pa, nauna talaga yung positive kaysa negative. So, kailangan, dun sa mga, lalo na dun sa mga negative people, sa mga hindi nakakaintindi kung ano talaga yung tunay nangyayari sa amin dito, kailangan ipairal nyo muna yung inyong natutunan sa mathematics at saka sa algebra na unang itinuro sa atin, yung positive bago yung negative. Malaking tulong yung positive. Kasi yun ang
nakakatulong sa amin sa mga nakaranas ng ganito, nakaranas ng pananakit ng amo. Ayos lang yung salita sana, no? Wag lang physically na sasaktan ka na physically. So ayun, ano na ba yung sinabi ko? Nawala na ako, no? Sinabi ko, huwag yung kakalimutan na anak, una natin natutunan yung positive bago yung negative. Di ba? So at least tumawa na ako ngayon kagabi, tumawa na talaga ako dahil kay Diyos ko patawarin, nakalimutan ko Yots. Si Yots, Yots na lang tawag sa kanya kasi yung buhok niya parang si Dora. Ayun. Kasi nga yung positive, malaking tulong po yun sa amin para lumakas lalo yung loob namin dun sa mga nakakaranas ng ganito, yung mga dito sa mga amo na minsan hindi nakapagpigil ang kanilang nararamdaman, sobrang galit, nasasaktan kami physically, no? Sana mag-comments kayo, sana yung positive na lang lahat para naman lumakas lalo yung loob namin. Pero salamat pa rin, at least at least mas marami yung mga positive comments kaysa sa negative. So nung napanood ko yung live ko kagabi, naputol yun, medyo sa kalagitnaan na ako kasi nga ang daming tumawag. Kung napapansin nyo, nung nagla-live ako palaging napuputol kasi nga maraming callers. So salamat, maraming salamat sa inyong concerns, sa lahat ng pagmamahal. Salamat ulagi. Basta bahala na Jennifer Lantoria Arminia. Bahala na, gulay mata, maghilak, basta kilay, purma, gihapon, abay. So, mauto. Doon sa mga negative people, lalo na doon sa nagsasabi ng, at lalo na doon sa mga hindi naniniwala sa nangyari sa amin dito, huwag niyo po akong pangungunahan kasi hindi, wala po kayo sa kalagayan ko. Wala kayo. Wala kayo sa nangyari talaga. Wala kayo wala kayo sa kinalalagyan ko. Ganun na lang, no? Sus, may rapirapan man tayo ang Tagalog. Pero sisikapin ko na mag-Tagalog, no, para maintindihan ng buong mundo. Kagabi, patawarin nyo ako doon sa mga Tagalog. Pasensya na, sobrang nataranta na. Kaya ayun, hindi ko ma-express ng maayos kung magta-Tagalog ako. Hindi ko ma-express ng Tagalog. Kahit umiiyak ako, sinikap ko na sabihin sa inyo lahat ng nasa loob ko. And sabi ko nga dun sa mga hindi naniniwala, dun sa mga nagsabi na may relasyon kami ng tatay ko, na kung huwag niyo po akong pangunahan, mga bay, hindi niyo po alam ang nangyayari kung makita niyo lang ang itsura ng tatay ko, baka masuka-suka kayo, no? So ayun, ganyan-ganyan. So hindi naman ako ganyang tao, no? Hindi naman ako ganyang kababa. So huwag niyo akong pangunahan. At least kahit papaano, mahal ko pa rin yung sarili ko. At kaya kong ipaglaban kung ano man yung gagawin niya sa akin. Unang-una, yung ginawa niya, yung unang-una nung ginawa niya, pinarangka ko na siya na wag na wag mong gagawin yan sa akin kasi kaya nga ako bumalik kasi mabuti kayo. At unang-una, alam na alam niyo kung ilang membro ng pamilya ang umaasa sa akin. Unang-una, alam niyo kung ilan yung umaasa at nabuhay ko. Ang dami nasisave na buhay dahil rin sa inyo, dahil sa trabaho ko na nandito ako sa inyo. Pasalamat ako kasi nga safe ako dito, kaya ako bumalik. Magtatrabaho ako ng maayos mula sa kinaibuturan ng aking puso, ang kinaibuturan sa man to Bisaya, na to Tagalog. So ayun, mula sa kuan, magtatrabaho ako ng maayos na galing sa puso ko, na kahit ganyan ang ginawa mo sa akin, hindi ko yan didibdibin, pero sana lang wag mo na yan ulitin. Kung palagi niya akong sinasaktan physically, pero di ko lang dinidibdib kasi hindi pa naman, wala pa namang dugo na lumabas, no, sa katawan ko. So ayos pa, so wala pa naman akong pasa sa balat ko, makinis pa naman, kaya okay pa, kayanin pa. So yun nga pa, minsan pag nagpo-post ako, no, sana tumakbo yung araw, yung oras, yung buwan, yung linggo, para mabilis dumating, matapos yung taon ba. Kaya sabi ko na
na unsa man ning kuan oy yung buwan oy na magkuan magbaklay man unsa ni maglakad man magsakay ka naman ng eroplano ganun ganun means di ba. Ayan tapos kaya yung pagkaganon na magpupus ako ng parang ano-ano ganyan ibig sabihin merong kunting kirot ba pero dadaan-daan ko lang sa biro kasi unang-una ayoko mag-alala yung pamilya ko la igit sa lahat. Tapos ayoko rin na mag-alala kayo at ayoko rin na magsabi kayo dyan ng mga kung ano-ano. Lalo na yung mga tismusa dyan, no? So ito, pakinggan nyo muna ako ha. Bago kayo bago nyo i-spread yung balita, pakinggan nyo muna ako, no? Na, lalo na sa mga, ano dyan, makinig muna kayo sa akin bago kayo makinig sa mga ibang tao dyan kasi yung mga pinto kasi may dagdag yan, may bawas pa yung iba, yung grabe pa yung bawas yan, sobras kalahati. Tapos yung iba, dagdagan pa, no? Patung-patungan pa yung mga nangyayari. So, ayan, yung inaano ko lang sa inyo, ang ipapaliwanag ko sa inyo, maya-maya, kung ano talaga yung tunay nangyari, na nangyayari. Ngayon, halos araw-araw ako dito, palo-palo lang naman yan sa tatay ko. Parang palo-palo lang ng tatay, ng isang ama ba, ganun. Pero hindi ko man pinapansin kasi iniisip ko na, bahala na diyan, palo-palo, wala pa namang pasa yan, wala pa namang dugo yan, okay lang yan, makayanin pa yan. Oh, anak ko, ganyan lang ako sa sarili ko ba? Okay lang, hindi ko sinisuryoso. Saka isa pa, hindi ko sinabi dito, oh, kung una talagang nangyari, kasi nga, alam ko yung pakiramdam ng first-timer, alam ko yung mararamdaman ng first-timer, kasi pangalawang amo ko na ito, sa unang amo ko, masaklap ang buhay ko doon, pero yun na nga, hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Abay, bisprin ko yung Diyos. Bisprin ko ang Diyos at talagang napatunayan ko kagabi yung kanyang kapangyarihan na hindi yata umabot ng kalahating oras na minuto lang. Napakalma niya kaagad yung amo namin. At yun nga, pinadala ko sa kanya, patawarin niyo ako. Nakita ko kasi na marami ng galit dito sa binsan ko kasi nga nakabibrate yung cellphone. Ganito kasi yon, maraming tumawag tapos pagka may tumawag kasi pag pindutin mo yung dito yung sa gilid magba-vibrate siya automatic tapos hindi na alam ng pinsan ko kung ano nang pindutin niya at hindi rin niya nakita yung mga comments niyo na taranta na rin siya, no? So kaya patawarin niyo ako kung ganun ang nangyari na wag kayong magagalit. Oh, hindi ko naman mahawakan yung mga isip ninyo diyan. Hindi ko naman na pabayaan niyo ng Tagalog ko ha. Basta gusto ko lang magtagalog kay para pambawi ko doon sa mga galit kagabi na hindi na kaintindi ba, no? So mamaya na yung mga comment niyo diyan lang muna. Maraming salamat. Mamaya na yung mga comment niyo, basahin, appreciate ko lahat yan. Dinadayig ko yan lahat. So ayun, yun nga, hindi alam ng pinsan ko itong cellphone ko kasi pagka may tumawag, pagka yung may gumagalaw siya pag nung galaw ng galaw na yung cellphone na parang nagkuskus na yung dahon ng hagunoy dyan, mga damo-damo dyan sa gilid, ibig sabihin nun may tumawag, yun nga, pinatay niya. Tapos nung pinatay na niya na ano, nag-vibrate siya automatic. Tapos hindi rin niya nakita yung mga comment ninyo na ano, natawa-tawa na nga ako dito sa pinsan ko kay nagkuangkuan na siya ba, sinya-sinyas na siya, ganun-ganun siya, o na napanood ko kagabi. natawa na nga ako kay magsinya-sinyas na ito pinsan ko kasi pinatago ko sa kanya yung cellphone. Ang nangyari kasi baka kung ano naman gawin sa amin ng aming amo, kaya pinahawakan ko sa kanya na pasikrito lang yung ginawa niya. Pasikrito. Tapos pinatago ko sa kanya dito. Siya nagtago sa dining room at yun nagsabi na iharap yung kamera. Hindi po pwede yun. Bawal na bawal. Nagtago nga po siya doon sa gilid ng hagdanan kasi hindi siya makikita doon. Tapos naglakad-lakad siya dito. Yung nagtago, tinago na yung cellphone sa bulsa niya. Naglakad na siya doon, naghanap na pala siya ng charger kasi nalubat na yung cellphone ko, mga bay. So ayun, kaya idinala niya dito sa ano, pinahospital muna niya dito sa dito sa dining room kasi naubusan na ng battery. Nalagyan ba niya ng distros dito sa dining room, no? Pinahospital muna niya dito. So, makinig muna kayo sa sasabihin ko ha, huwag muna kayo mag-ano-ano dyan.
So, doon sa nagsasabi ng bakit tatay yung tawag namin dito sa aming amo. Ganun talaga kami dito. Tatay ang tawag namin kapag kami mga Pinoy, Pinay nag-uusap. Tatay ang tawag namin sa mga lalaki. Kahit hindi namin ama yan, alam namin hindi ama yan. Kasi may nabasa ako na nag-comment na bakit tatay ang tawag ko, hindi ko naman ama yun. Alam ko na hindi ko ito ama, pero itinuring ko sila na ama. Kasi itinuring ko na sila na pamilya dahil nga mababait sila. Ang nangyari lang kasi mula noong nagkasakit itong tatay namin, marami ng komplikado ang nangyayari. Kunting ano mo lang, mainit na kagad yung ulo niya. Kumbaga, resulta na yun sa mga epekto na yun sa mga gamot na iniinom niya. Tapos pangalawa, doon sa nagsasabi na nagpasikat ako, no. Huwag kayong magsasabi yan na nagpapasikat ako. Matagal na po akong sikat. Garabo siya, no. Matagal na akong sikat. Ibig sabihin, sa sarili ko, alam ko na kung kahit saan ako magpunta, alam ko na hindi ako makakalimutan ng mga tao na mga nakakasalamuha ko. Alam ko, nararamdaman ko yon. Kaya doon palang sikat na ako. Kaya huwag niyong sabihin na nagpapasikat ako. Matagal na ako sikat dito sa puso ko at saka sa harap ng Diyos. So, yun ha. Tapos doon sa napaliwanag ko na doon yung hindi naniwala, no? At saka doon sa tatay, at saka doon sa nababirit. Sana maintindihan nyo. At saka doon sa may marelasyon, no? Doon sa mga nagsabi din na huwag akong magpaganda. Jesus ko, Ginoo, maganda naman ako, eh. Hindi naman kailangan na magpaganda. Sa mga nakapunta dito sa Middle East, sa mga nakapunta, alam na alam nyo kung ano talaga yung batas nila dito. Napaka-delikado, napaka-sensitive yung kanilang batas dito. Hindi naman pwede magpaganda, pwede naman siguro, pero doon sa mga iba nagtatrabaho, pero dito sa bahay, hindi man magpaganda dito. Wala nga akong lipstick, Vaseline lang, magpaganda ba yan? Yung kilay ko, kilay na talaga yan, ganyan na talaga yan, inaalaw na yan ang mga amo ko dito. Kasi pag hindi ako magkilay, magalit naman sila, kay bakit iba na naman ang mukha ko, bakit wala akong kilay, ganun, pakilayin talaga nila ako. No? So, ano na yan nila dito, inaprubahan na nila yung kilay ko. Kaya huwag yun ang sabihin na huwag na ako magpaganda, kay maganda naman ko, uy. Maganda, ang ganda kasi wala naman yan sa mukha ko. Mukha ko, ano bang maganda dyan na walang ilong, walang, basta wala dyan, walang maganda dyan sa mukha ko. Ang ganda kasi dito yan, sa loob ng puso. Kung ano ang nasa puso mo, kasa isip mo, alam mo mismo yung sarili mo. Dyan manggagaling yung ganda, wala sa hitsura yan. Kahit pangit ka pa, saan kung talagang napakabuti mong tao, alam mo mismo na mabuti kang tao, magbantay ka na doon, kaya baka magkuan-kuan naman na ang usaban niya, na Tagalog na inuna ko akong pinsan diri. So, magbantay na ka dito, kaya basi magkuan po diha. Dayon, ayun nga, asa na ba tayo? Nawala na naman ako, no? So, asa na ba tayo? So, ayun, sa maganda, no? So, yun, salamat sa Diyos na medyo okay na ako. Kaninang umaga, pagising ko, na medyo napalid-palid pa yung katawan ko, na parang, ano ba yung palid-palid? Medyo kimpay-kimpay pa yung paglakad ko, kasi lasing pa, hubog pa ba? Hubog pa, kay gamay ra ang tulog. Ang saratong orasa ko natulog. Tapos yung mga amo ko, alas 12 na nagising. Alauna dito ngayon, no? Alauna na. Kakakapi ko lang kasi kanina pagising ko na nagawa kagad ako ng almusal niya, pagkain niya, ganyan, mula sa puso ko pa rin yun, no? kahit sa nangyari sa ano, kahit paman sa ganun yung nangyari, ginawa ko pa rin ang maayos yung aking trabaho mula sa puso, no? May pagmamahal pa rin kahit na ano. So ganun talaga, ganun lang yung sikreto, no? Na kahit inapi-api ka pa dyan ng mga ano, mga kung ano-ano dyan, mga instrumento ng Diyos para anuhin ka lang, yung subukan ka lang ba,
Ganon, iniisip ko na lang yan ng mga pagsubok lang yung kahapon. Saka isa pa kahapon pala, napansin ko kaninang umaga, pagtingin ko sa kalendaryo, kay mag-attendance man ko diri sa kalendaryo, mag-chicking-chicking man ko, ana. Insan ang pizzaha, karon, chick na humana na kang adlaw ka. Ganyan. Chicking-chicking ako. Tapos nandoon sa, kuan nandoon sa tabi ng lutuan ko, yung kalendaryo ko, napakalaki. Tapos, chikan ko na yun, tapos napansin ko na Friday the 13th pala kahapon, kaya siguro napasukan ng demonyo, no? Yung isip at puso ng aming amo siguro. As in, kung makita nyo siya, manginginig kayo sa takot pag magalit, kayo, ladako kayo ang mata, sani, malaki masyado ang mata, tapos namumula na akala mo parang kakainin ka na niya, ganun ba? Tapos yung pinsan ko nataranta din kay kumain siya ng hapunan ng kagabi nung sinaktan ako. Sabi ko nga, wala namang problema sa akin, sa kanya. Nasaktan niya ako kahit na ano dyan, basta wala ang dugo dyan, magawas, okay ra na. Wala dyan pasapasa, okay ra na. Parang simple lang na pananakit na parang biro, ginawa na lang na biro-biro, no, kasi nga binaliwala ko, hindi ako lumaban, hindi ako nag-ano, kasi iniisip ko na malayo pa ako sa finishing line, marami pa akong kainin na ano, na dahon na gunoy. So yun, iniisip ko na hayaan mo lang yung palo-palo niya dyan, kaya pinuo ko, isip ko naman noon ko. Iniisip ko lang talaga na yun nga, malayo pa ako sa finishing line, baso kailangan na sumbago na ko yung sarili ko, sumbago na yun, kailangan ko. Matawa naman ako sa Tagalog ko. Kailangan ko suntukin ko yung sarili ko na magpakatatag ka diha, ayaw diha pagkuan, pagkaluya-luya, ano ba yung pagkaluya-luya, na baka sabihin nyo, luya yan ha, na luya na ano pang lagay sa paksiw. Ano ba yung luya-luya? Ibig sabihin, huwag ka magpahinahina diha. Ganun ba? Huwag kang pahinaan ang loob dyan. Magkatatag-tatag ka diha. Ganun man ako minsan. Magharap ako sa salamin. Kay malaki man ang salamin dyan. May malaking salamin diha. Harapin ko yung salamin dyan. Kausapin ko yung sarili ko dyan. Parang baliw na ako. Katapos, tawanan ko yung sarili ko dyan. Ganun ma, para sarili ko na lang palakasin ko, no? Kaya dito talaga wala man ibang makatulong sa'yo dito, kundi ikaw lang talaga, ikaw mismo, sarili mo. Kaya minsan, nagagalit ako doon sa mga kapwa ko Pilipino na sama-sama ba? Tapos mong gaway-away, mga ganyan. Kung may mangyari, tayo-tayo lang din ang magtutulungan. Tayo-tayo lang din ang ganyan ba? Kaya ako nalulungkot ako pag meron ako magkita na mga Pilipino na mag-away-away. Kasi dito tayo lang din magtutulungan kung anong mangyari sa mga sarili natin. Huwag naman sana ipahintulot ng may kapal. So, mauto. Binuo ko, kaya ayaw ko mag-iyak. Kaya yung luha ko din, mabaw kay ni Tabay. Ano ba yung Tabay? Mababaw masyado yung aking luha. Talagang magdalagay-dayday, walang tigil na yan. Wala na naman akong mata nito mamaya. Kanina nga pagising ko, hindi ko na mabuka yung mata ko. Parang gipiskat ba ko? Ano ba yung gipiskat? Parang nag-sore eyes ako. Mahirapan man ako, pero salamat masyado sa inyong ano ha. Basta ang sinasabi ko doon sa mga negative comments, tandaan nyo lang na unang itinuro sa atin yung plus bago ang minus, no, kung sa mathematics pa. At pinasosyal yan ng algebra, ginawang positive bago ang negative. Yan lang ang tandaan nyo, na sana may, sa mga kababayan natin, na may mga nangyayari na ganito, na sana kung mag-comment man kayo, huwag nyo nang sayangin ang panahon. Puros positive na lang sana, no? Pero sa bagay, hindi naman natin mahawakan yung inyong mga isip, no? Inyong mga puso. So, hindi natin masisisi. Isa din yan, yung talagang, ano din yan, panakot yan sa, ay, hindi panakot na Tagalog, na maiba na yun. Kung sa Bisaya, palamas ba? Panakot or
ano yan, yung parang kasama na yan sa buhay. Sus, mahirapan man tayo nito. Pagka panakot, sabihin yung panakot. Ibig sabihin panakot sa Bisaya. Bisaya yan siya. Baga, ano na yan sa lamas na sa kinabuhi. Bada, bahala na mo diha. Uy. Tapos, doon sa mga nagsasabi na gusto nyo kaagad na bibigay ko yung address ko, hindi ko pa naman sinabi na i-rescue nyo na kami dito. Nag-post nga kagabi yung isa sa mga pinagkatiwalaan ko ng address ko dito, pero salamat sa Diyos na dinilit na niya yung kanyang post na address, kasi pagka ginawa niya yun, lalo akong mapahamak, alam niya yun, kaya naisip niya na i-delete na lang, no? Baka mamaya may magpunta dito biglaan dito sa bahay namin, tapos lalo pa kami mapahamak. Hindi ko pa naman sinabi, alam ko mismo doon sa live ko kagabi na mapahamak kami doon kung mag-ano yun. Pero ang talagang mission ko doon na sabihin sa inyo kung ano talaga yung kalagayan namin dito. Matagal ko nang itinago dito sa dibdib ko. Nandoon ang askilikili yung iba kay hindi na nagkasya dito sa dibdib ko. So nagpasalamat din ako sa Diyos kasi nailabas ko na rin yung itinago ko. Kagabi, siguro yun na yung paraan na talagang lakasan ko yung loob ko na lumaban, na magbitiw ng salita, na alam ko yung mga salita na sinabi ko kagabi sa amo ko, na talagang naliwanagan yung kanyang puso at isip. At saka doon ko naramdaman kung gaano ako kaimportante sa pamilya nila, kung gaano ako nakatulong sa pamilyang ito, doon ko naramdaman kagabi kung gaano nila ako minahal ng buong pamilya. So nagpapasalamat din ako kasi naiparating sa akin yung kanilang nararamdaman, kasi mapagbiro talaga tong tatay ko, kaya iniisip ko lang na biro-biro lang niya yung ibang palo-palo niya ba. So ganun, napasalamat din ako na lumabas na rin yung mga itinago-tago ko, mga puot-puot dito sa dibdib ko, na yung iba na sa kilikili na diya, bahala na. Kaya ginawa ko lang yung itago para nga hindi na mag-alala yung mga mahal ko sa buhay. At saka kayo dyan, ayoko mag-alala kayo kasi nga gusto ko masaya tayo palagi, no? So salamat ako doon sa binigyan ko ng address na naiburanan niya. Apat lang yan sila na pinagkatiwalaan ko. Ang talagang huling ipinilin ko sa kanila na wag na wag niyong ipos hanggat hindi ako nagsasabi, nagchat-chat sa inyo ng napakahabang tulong. Oh, yun na ang signal ko para ma-rescue nyo na ako. At saka hanggat maaari, kaya ko pa namang i-depend yung aking sarili. Kaya wag na kayong mag-alala dyan kasi okay na ako. Maayos naman yung gising ko. Salamat sa Diyos, nakatulog din ako ng mahimbing. Siguro yung mga amo ko ang hindi nakatulog, kaya anong oras na sila nagising tanghali, hindi na sila nakatulog sa ginawa nila. So doon sa mga nagsabi na tatawag, okay, tulpo, tatawag sa Polo, Embassy, OWA Agency. Ang agency po, hindi ko na po alam kung ano na pong agency namin dito, at wala na pong maayos na kontak kasi nga balik ka agency ako. At pangalawa ko na tong amo. Doon sa pagbalik ko sa agency, hindi ko na yun agency yung binalikan, yung pinagbintahan sa akin ulit, yung sinuli ako sa ibang agency. Pero yung agency ko talaga na original, MIMC sa Manila, no? Maanyag International, MIMC, Manpower Corporation. Yan po yung aking agency dyan sa Maynila. At pagdating po dito, nung isinuli na po ako sa agency kasi hindi ko na nakayanan yung aking buhay doon sa una kong amo, na bugbog din ako doon. Tapos walang maayos na kain, walang maayos na tulog, at wala po akong cellphone doon. Pero kinaya ko ng 1 taon at 2 buwan. Tapos isa pa, sa sobrang kahit na ganun yung nangyayari ko, ang dami pang mga balita na mga negatives, pero nilakasan ko lang talaga yung loob ko, sinumbang-sumbang ko yung
kasing-kasing po, ganyan. Nalakasan ko yung loob ko para sa mga anak ko na magkita pa kami, no? Na ganyan. Mga anak ko lang nagpapalakas ng loob ko na kahit ano pang mga pagsubok na nangyari sa akin doon sa unang kong amo. Pasalamat ako sa Diyos kasi binigyan niya ako dito ng maayos na amo. Kaya ako bumalik, pangalawang balik ko na po dito sa kanila. Tapos kaya ako bumalik kasi nga wala namang ginawang masama sa akin nung hindi pa ako umuwi. Hindi naman tayo talaga magbalik sa amo natin kung masama, di ba? So siguro sa ngayon, meron na akong dahilan. Kaya hindi na ako babalik siguro. Kailangan ko lang magpaalam ng maayos. Kahit pa paano, kahit yung amo namin na babae, mabunganga. Yun, mabunganga naman talaga tayong mga babae. Okay, dalawa man ang bunganga natin. Sa bagay, pero alam ko sa puso ng amo kong babae na mabuti siyang tao. Na mabuting tao yung amo kong babae. Yun ang aking nararamdaman at gusto ko lang magpaalam sa kanila ng maayos. Na walang sama ng loob. Magpaalam sa kanila na puno ng pagmamahal, ganun. Kasi yung mga nangyayari sa akin dito, hindi ko pwedeng sabihin sa amo kong babae. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi alam ko kung anong mga isip nila dito, no? Baka ikaw pa ang balikta rin, kaya ganun. Kailangan ko lakasan yung loob ko, and siguro. Kasi lahat ng umalis dito, nagsasabi na babalik, tapos hindi bumalik. Yun nga ang sinabi nila sa akin nung umuwi ako na hindi na daw ako babalik, kagaya ng ibang umalis dito na nagsabi na babalik. Binilhan ng ticket na balikan, back and forth ang binili na ticket, pero hindi bumalik. Kaya sabi ko sa sarili ko, patunayan ko yung sinabi nyo. Kapag sinabi kong babalik ako, tutuparin ko yan. Kasi pag nagsasabi ako na ganyan, tutuparin ko. Hindi ako magsasabi ng mga magbitiw ng salita na hindi ko tuparin. So kailangan magbitiw ako ng salita na galing dito sa puso ko na tuparin ko talaga yun. Kaya gusto ko lang patunayan sa kanila dito na hindi lahat ng Pinay kagaya ng iniisip nila. Ibahin nila ako, huwag nila akong isali dyan sa mga pasaway ng mga kababayan natin. No? So doon sa mga nag-offer pala ng trabaho sa akin, maraming salamat sa tiwala. Sa tiwala niyo, maraming salamat. At dyan ko nararamdaman yung kanya, yung pagmamahal, yung tiwala niya sa akin. Ang dami pong nag-chat sa akin, nag-offer ng trabaho sa iba't ibang sulok ng mundo. Maraming salamat po and ina-appreciate ko lahat yan. Kahit saan na ako ipadpad sa mundo, no? Kahit saan na ako ipadpad ng aking kapalaran. Yun. Hindi na ako magdadalawang isip na kahit ano pang ipatrabaho nyo sa akin, kumpleto na yung kurso ko dito, lahat na siguro. Yung pamaniho na lang ng kutsi ang hindi ko alam, at saka pamaniho ng eroplano. Yan na lang, hindi ko alam. Yung trabaho ng lalaki, kayang-kaya ko na yung mga instruction dyan, alam ko na yan, kayang-kaya ko na yan. Tigit sa lahat, pinaka-main ko na trabaho yung luto talaga, yung linis, dyan kayang-kaya yan, mga kung ano-ano pa yan. Kahit ano pang trabaho, kaya ko na. Kahit ano pang i-offer nyo dyan, alam ko na. So kahit pa paano, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanila dito kasi ang dami ko pong natutunan sa bahay na to, higit sa lahat. Ang hindi pagtanim ng sama ng loob. Kasi ganun sila dito eh, kapag nagagalit. After 5 minutes, wala na. Patawanin ka na nila. Although kagabi, sinusubukan akong patawanin ng tatay ko na anak, busubukan niya akong binubiro, pero hindi man ako ganyan na tao, no, nga, na makipagplastika na lamang dyan sa harap niya. Pagkagalit ako, galit talaga ako, pero pinatawad ko na siya kasi nga, nanghingi naman siya ng tawad. Sinali pa niya yung nanay niyang namatay, kaya alam ko naman na mula sa puso na yung panghingi niya ng tawad. At first time po na nangyari na yung amo ang nanghingi ng tawad sa akin. Sa dami po ng ginawa niya sa akin. No? So, ganun. Na nanghingi na siya ng tawad, na alam ko na yung panghingi niya ng tawad
sincere talaga yun, mula sa kanyang puso talaga, no. So, doon po sa nag-o-offer ng kupkupin ako, maraming salamat kay Mami Rich at nag-offer sa akin na mayroon siyang kwarto na makanti. Mami Rich, salamat po ha. Isa po siya sa mga DJ ng 101.1 ba yun? Yung magbibigay sa akin ng gantimpala bilang best funniest unsa man to unsa ni 2018 People's Choice. Salamat sa tiwala, Mami Rich. Salamat sa pagmamahal at sa mga tumawag kagabi. Maraming salamat sa mga nasagot ko. Maraming salamat. Nag-log out muna ako sa ligaya na iyakin kasi dyan alam ko yung mga kaibigan ko dyan. Lahat yan nagmamahal sa akin. Milog out ko muna kasi ang kukulit nyo. Ibig sabihin, hindi ako makapag-diretso ng live ko. Hindi ako mapagpaliwanag ng diretso. Kasi excited kayong makita ako, natawagan ako, na malaman yung aking kalagayan. Maraming salamat, maya-maya mag-ano ako dyan, mag-online ako dyan. Sa ngayon, nag-online ako sa Joy daw ko muna, no, kasi medyo konti-konti na lang yung mga nagme-message sa akin dito. Kasi doon na lahat, saligaya na iyakin. Kasi dito sa Joy daw ko, suplada ako eh. Hindi ko napapansin, hindi ko pinapansin yung mga ibang mga ano lang, mga messages. Kaya doon muna ako sa ligaya na iyakin. Saka dito sa inbox natin dito sa Inday Kabkab, mihira lang din ako mapabisita, patawarin niyo ako kasi nagtrabaho pa man ako, so sana masabtan, sana maintindihan niyo ako. So doon sa yun na yun, no. So tapos na ako, nagpaliwanag ko na lahat, hindi ko pa naman nabasa lahat ng mga comments niyo. Pero wag nyo na lang, nanghingi na ako ng pasensya, pakinggan nyo na lang mula umbisa para maintindihan nyo ako kung talagang gusto nyo intindihin yung mga nangyayari. Na wag na kayong mag-alala dyan, lalo na sa tiyahin ko na si Yanita, Iyana. Tiya, wag ka na mag-alala sa akin ha. Alam ko naman na mahal mo ako. Ikaw yung pangalawa kong ina. Pangatlo lang to sila dito. Yung una, pinakauna kong ina, yung nandoon, yung nagluwal talaga sa akin. Yung tiyahin ko din sa Maynila, yan ang pangalawa kong nanay. So, pangatlo na yung nanay ko dito, na yung amo kong babae na kahit mabunganga to, no. Mahal ko pa rin to sila. So, ibig sabihin, napamahal na sila sa akin. Dahil kahit paano, ang daming bunganga na nasisave, daming tiyan na nasisave dahil sa akin. So, kaya malaki pa rin yung utang na loob ko kahit na ganyan nangyari, na sinaktan ako. Yun lang talaga, kagabi, hindi ko na napigil yung aking sarili na sumagot. Kasi lagi akong tahimik eh. Kung nakikita niyo na kuan, palagi ako magtawa-tawa diha. Palagi ako mag-ano-ano diha. Magiro-iro inyo, dinaandaan ko lang yung para matakpan ko yung naramdaman ko kasi matawa-tawa man din ako sa mga comment ninyo. So, ang Diyos na ang bahala sa lahat. Pinagkatiwala ko sa kanya. Alam ko naman na hindi niya ako pinabayaan. So, ayun, best friend kami ng Panginoong Diyos. Palagi ko siyang kausap. Kahit na palagi ko kayong kausap, palagi ko rin yung kausap. Ginikwento ko lahat sa kanya, kahit nga yung may mga manligaw sa akin, ginikwento ko pa nga sa Diyos. Kung alin dyan, pilian mo ako ng damis para sa akin. Yung hindi na ako masaktan, pero gano'n naman talaga ang buhay. So, maraming salamat sa inyo. So, ang nangyari, no, kagabi, ganito kasi yun, ipaliwanag ko na sa inyo. Alam ko, naghihintay kayo dyan kung ano talaga yung na nangyayari. Kagabi, gutom na gutom ako kagabi. Ang ginawa ko, tumawag muna ako sa tatay ko, pagbaba ko, tumawag ako sa kanya kung anong gusto niyang hapunan. Nagsabi siya sa akin na ano, gusto niya ng beef burger. Tapos, sabi ko sa kanya, meron ka mang binili kagabi, anong isang gabi. Sabi ko, may binili ka man sa Matam na natagalan nga kami. Sa kuan na, nabisit nga siya doon sa nag-deliver. Kaya naligaw man yung nag-deliver, nainit ang ulo niya. So ngayon, pinalo din niya ako nung gabi na yon, yung kamay ko. Pero parang biro-biro lang niya yon, pinalo niya ako. Biliwala ko lang yon kasi gusto niya umupo ako. Ayoko nga umupo, sabi ko ganun. Kaya yung pinalo niya ako, si hindi ko siya sinunod. So,
Ngayon, dumating yung nag-deliver ng in-order niya, late na masyado, eh, galit sa galit niya, na yaw-yawan niya yung nag-deliver, eh, niyaw-yawan ko rin, sinabi ko rin, nasaan ka ba nakarating? Saudi, sabi ko ganun, sa nag-deliver. Kaya natawa na yung nag-deliver, natawa din, nakabuhakak din yung tatay ko, kasi dinagdagan ko pa yung sermon ko doon sa nag-deliver, so nawala na yun. Ngayon, nag-order siya, in-offer ko sa kanya kagabi, may in-order ka man, eh, wag na magluto ng burger, ito na lang nandito, iinitin ko na lang. Tapos ang sabi niya sa akin, sabi niya, o sige, hintayin mo ako 10 minuto, nandiyan na ako sa bahay, kaya laagan man tong amo namin paggabi, wala yung asawa niya dito, magsige man na siya o gala, magsige laag. So mauto akong sipo na magsige man nagtulo, pasensya na kayo rin yun ha, isipo na ko aning maayo. So ayun nga, sabi niya, hintayin mo ako ng 10 minuto. Eh, naghintay ako dyan sa kanya. Sa paghihintay ko, hinanda ko na yung basura. Kaya abangan ko siya sa pagdating niya dyan sa hagdanan. Ako mag-upo-upo, mag-chacha, mag-reply-reply ako sa inyo. Ngayon, dumating man yung anak niya na inhinyero. Pinaluto man ako ng, pinaubin ako ng patatas at saka dalawang burger, beef burger pinagawa ako, siyempre matagalan pa yung ano patatas. Ngayon ang nangyari, dumating na pala siya, hindi ko narinig kahit binuksan ko yung pintuan para marinig kung maingay man yung burger. Kapag niluto mo maingay, so hindi ko narinig na dumating na pala yung tatay ko. Natapos na pala yung 10 minuto na dumating na siya. Tapos hindi ko rin nasabi doon sa pinsan ko kasi kumakain, haya man ako na isturbuhin yung pinsan ko na puntahan mo muna doon si tatay, sabihin mo na pinagluto ko pa yung anak niya kasi bihira man lang yan magutos, kaya kailangan kong sundin. Hindi ko rin nasabi, gusto ko nang sabihin ng mga time na yun, kumakain pa man yung pinsan ko, kawawa naman kung isturbuhin ko pa, diba? So ngayon nung gusto ko nang sabihin, nandyan na yung tatay ko, dumating na. Ang sabi niya sa akin na galit na galit, anong nangyari sa'yo, kanina pa ako naghihintay, o sabihin niya kahit 2 minuto, 5 minuto pa yan, sabihin niya na 2 oras na siya naghihintay, ganun. Hindi niya iniisip na ako rin, matagal din ako naghihintay sa kanya. So yung boses niya talagang malakas, malaki ang mata niya, tapos as in parang na, ambot na pasukan na siya ng demonyo, ambot diha. Kaya Friday the 13th, Monday ay gahapon, so na-realize ko kanyang umaga. So nauto, pinalo niya ako dito sa kamay. Medyo mahina lang yung palo niya dito sa akin, pero tumalbog talaga yung kamay ko. Buti na lang wala akong bit-bit na tray. Hindi ko pa bit-bit yung aking dala. Gusto kong mag-explain sa kanya, pero hindi na makinig ng explanation kasi nga galit na siya. Siya na ang tama. Kaya ang sabi ko, akala ko sinabi sa iyo ng anak mo na nilutuan ko pa siya ng hapunan. Tapos ngayon, ang ginawa niya nung nagsabi na ako, mag-umpisa na ako mag-explain, ginanon niya ako dito, as in gumanon yung liig ko na, gumanon talaga yung ano, ulo ko. Madalas kasi yan siya mag-ano sa akin sa ulo talaga. Madalas niya ako paluin ng dyaryo, ganyan. Pero binaliwala ko lang yun kasi inisip ko nga mahaba pa ang lakbayin ko dito para makarating ako sa finishing line. Yun ang iniisip ko, yun ang papalakas ng loob ko. Tapos talagang dito may bukol to kunti dito, may pula-pula dito kagabi, pero nawala na, salamat sa Diyos. Malakas talaga ang pagkapalo niya, as in sumakit tong ano ko dito. Pero wala na yun, hindi siguro ninamdaman sa sobrang malaking tao ba yung tatay ko. Kilikili lang ako. Hanggang kilikili lang ako, malaking tao to. Di kaning higanti ba kapag makipag-usap ako sa kanya, ganun. Makita na yung butas ng ilong ko dyan. So, mabait naman to sila kahit papaano. Palagi ko ang sinasabi sa inyo na marami pa rin akong utang na loob dito sa kanila. Kaya hindi ko na iniisip yung kanyang biro-biro na palo sa akin. No? So, ganun. Kahit papaano, nangibabaw pa rin yung kabaitan nila kagabi. Yun na pinagsisihan niya yung nangyari. Siguro naisip niya na wala na silang makikita na kagaya ko siguro, ganyan. So, yun. Biniro-biro pa niya ako na tiningnan niya yung paa ko kung ano daw ang sukat ng paa ko kasi ano, kasi hindi ako nakasuot ng medyas kagabi. Nakita niya ang paa ko, nag-ano-ano na naman yun siya. So, tinanong niya kung sa anong sukat daw ng paa ko. Sabi ko, maliit man lang ang paa ko, ang paa mo ang higante. So, ganun ang sinabi ko. Di,
lakas ng buhakak niya. Imbis na siya ang, ako ang patawanin niya, siya ang napatawa. Siya ang napatawa ko, kaya hindi talaga ako na sa... Ako na lang yung nagtapos ng aming kwentuhan. Kung narinig nyo yung boses niya, kay malakas man, maingay nga lang kasi. Sorry ha, lakas. Yun ako, nalikma naman ko dito sa iyong atubangan. Excuse me, patawarin niyo ako. Hindi na mapigilan, nagtulo na yung ano, yung condense. So ako na lang yung nag-end ng aming usapan kagabi, tapos umakyat na ako. Yung pag-akyat ko, ang dami ng tawag, na matay-matay pa kasi lubat ako. So ayun, di na ta maghilak, magsugod na punta sa ato ang programa, no, sa araw-araw, na kahit ganito ang nangyari, palalakasin ko pa rin ang loob niyo. Unang-una, loob ko rin, palakasin ko rin, huwag kayong mag-alala. Okay, alam ko kaya ko to, alam ko sarili ko, kilala ko sarili ko, kaya ko ipaglaban ang sarili ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Magluto na ko kay unsa nang orasa. Nagtakang man ko dito, nagsalang ako doon sa ube ng litson, kay litson manok, mantong ulam ni araw-araw na lang kami dito magsumbagay sa manok, no. Kaya ganun ang ano, yun naman talaga ang gusto niyang kainin palagi. So, wag na kayong mag-alala sa akin. Marami salamat, lalo na sa pamilya ko. Okay lang ako dito, kaya ko ipaglaban yung sarili ko. Nasa akin ang Diyos palagi. Kinagabayan niya ako palagi, binabantayan. At lahat ng sinasabi ko sa inyo, galing yan sa kanya. Galing yan sa Panginoong Diyos, lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaminsan biro-biro ko lang, pero lahat yan totoo, na daan ko lang sa biro para masaya tayo, kasi ayoko nga malungkot. So maraming salamat, strong na ko karon. Mamaya ko na basahin yung mga comment niyo. Hindi ko alam kung mabasa ko lahat yan, basta appreciate ko lahat yan. Maraming salamat sa pagmamahal niyo lahat. Maraming salamat sa dasal niyo lahat. Maraming salamat. Nasyak kayo, no? Ganun talaga nang gugulat ako eh. Nang susurprise ako. Kasi gusto ko lang na masaya tayo palagi, no ka ba? Kaya ayun na, pinsan ko, sabi niya sa akin na yun na kanina na natakot na daw siya. Sabi ko, huwag kang matakot. Anong gawin niya sa iyo dyan? Kaya hindi ba kami lagi magkasama? Makiwalay kami ng trabaho. Sabihin mo lang sa akin. Ako na bahala, makipag-usap, huwag ka na matakot. Kaya nga hindi ko sinabi sa kanya yung ginawa sa akin ng amo ko. Kasi alam ko yung pakiramdam ng first timer. Alam ko yung mararamdaman ng first timer. Kasi unang pakipagsapalarampan niya to, kaya ayoko malungkot, mag-alala, matakot. Ganun. Eh, ako kaya ko mang ipaglaban. Sorry, ko minsan nga sinabi ko nga sa tatay ko, kasi tinanong niya ako na anong alam mo na, ano pang alam mo na gawin? Kasi halos lahat dito alam mo na mag-ano ng mga kurinti, mag-ano ng mga ano, mga ilaw, mga wire diyan, mga construction, semento, yung mga pintura diyan, mga kung ano-ano nang ginawa ko dito sa bahay nila bagka wala akong magawa. So ano pang alam ko daw, sabi niya, lahat na daw alam ko. At yun nga pinaka gusto nila, yung luto. Kasi pag nagluluto ako, mula talaga yan sa puso ko, with love and joy talaga yan pagluluto ko ng trabaho ko lahat. Kaya niro ko siya, sabi ko, alam ko mga karate, alam ko mag-taekwondo, sabi ko ganun. Eh yun, sinubukan niya ako na mag-karate, nag-karate kami dalawa. Ngayon, ano niya yung karate ko, na hindi ko na sagang, hindi ko na ano yung kanyang kamay, tumama dito sa lubot ko, bastos ang walang niya. Kaya ayun, na nagalit na naman ako sa kanya, hindi ko yan pinansin ng buong araw. Na hindi ako nakipag-usap kasi nga parang sinusubukan niya ako. Nagkarate kami niyan, parang sinubukan niya ako kung marunong talaga ako mangarate. Eh lahat ng galaw niya na ano ko man, nasagang, anong tawag dyan? Pistulang karaan, yung, ano ba yung nasagang na ano? Sus, bahala na kayo diha. Uy, basta kayo nasagang na ko iyahang kamot, dito rin ako, wala nasagang sa dito na tamaan ng akong lubot. So, mo to.
na kuha na wala lang to sa ako at least wala man na itabo kaya ko man ipaglaban na kayo dyan ng mga kuha ha mga tismusa ha huwag niyo akong pangunahan walang nangyari hindi pa ako na natukhang ng mga ano dito huwag nilang gagawin sa akin magkamatayan kami kaya ko ipaglaban yung sarili ko basta huwag niyong isipin na kagaya ako ng mga kuan diha mga pasaway diha ng mga kababayan natin kaya ko ipaglaban sarili ko basta alam ko nasa tama ako kaya ko ipaglaban kaya huwag na kayo mag-alala ha salamat sa inyong lahat mahaba na siguro yung kwentuhan natin no na hindi man matigil na itong bunganga ko so, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagmamahal higit sa lahat maraming salamat sa inyong pagdadasal sa dasal niyo maraming salamat magpangyarihan talaga ang Diyos. Napatunayan ko yan buong buhay ko na kahit palagi niya akong sinusubukan nakamit ko pa rin ang kaligayahan tapos yung mga lungkot dyan iba magbuhakhak na pudaan buhakhak tawa na pudaan so salamat kaayo yung mga negative dyan ha wag niyo akong pangunahan wag niyo akong kawagawaan ng kwento wala pong nangyari yun lang ako lang ang naapi dito pero okay lang. Ano to, bulahan ang mga inaapin ba bulahan? Tulungan nyo naman ako. Di sabihin, bulahan, asus, maglabad man atong ulong sa mutaan eh. Napikot na gani. Pero nabuka-buka na yung mata ko. Kanina talaga wala. Dami ng clinics na ubos ko dito. So, marami salamat sa inyong lahat ha. And kahit anong mangyari, kung wag naman sana, malapit na kasi matapos ang data ng aking pinsan. Sa October, matatapos na po siya. Kaya kung matapos na yung kontrata niya, mabunutan na ako ng tinik. Hindi ibig sabihin, mabawasan na yung pag-alala ko. Kaya nag-alalaman ako dito. Kaya kung nga ito pinasok dito, kasi nga mabuti sila ditong tao, hindi man ako basta-basta magpapasok. No? Kung alam ko na mapahamak lang pala yung tao, kaya siya na yung huli. Siya ang pinakauna at pinakahuli kong pinasok. Ayoko na mag-ano kasi baka ako pa yung mapahamak baka si lahat ng mali niya sa akin man sinisisi so wala lang yun sa akin eh, ganun talaga kasama man yun sa buhay siyempre sa akin talaga isisisi siyempre ako nung papasok mga ganyan ba so okay lang yun ganyan talaga so mauto sige hanggang dito na lang tayo at mamaya babasahin ko yung mga comments ninyo patawarin nyo ako kung hindi ko yan mabasa lahat ha. At ganyan, huwag kayong mag-alala kung namayat ako siguro. Minsan mag-isip-isip kasi ako magtungko diya sa daplin, magtulo ang luha. Pero ang ginawa ko lang para palakasin ko yung loob ko, harapin ko yung kambal ko. Nasaan ba yung kambal ko? Nasa salamin yung kambal ko. Ganyan lang yung ginagawa ko. Tapos magpunta ako doon sa mga post ko na nakakatawa doon. Magtawa-tawa ako sa mga comment ninyo na masakit na yung dito ko oh, sa kakatawa. Kaya para na akong baki. Alam ba, ano ba yung baki? Para na akong kamprag na wala nang hindi na natiklop yung bunganga ko palagi naman tumatawa. Salamat sa lahat ng mga comments nyo. Yung nagpapatawa ako, mas natatawa din po ako sa mga comments nyo. So sa mga Tagalog, peace na tayo ha. Nag-Tagalog na ako ngayon para maintindihan ng buong mundo. Patawarin nyo ako kung magbisaya ako palagi. Kasi mas komportable ako doon sa salita ko ba na ganyan, Bisaya, ma-express ko talaga yung aking naramdaman na ganyan-ganyan. So, maraming salamat sa inyong lahat ha. Mag-ingat na lang tayo at dito talaga wala tayong ibang sandata kundi dasal lamang na kahit na wala tayo simba-simba, mas mabuti pa kaysa magsigitag simba, di makasala na ito sa mga kapwa natin. So, mas mabuti pang ganito na magdasal tayo sa mga kilid-kilid. Oh, ano ba yung mga kilid-kilid? Yung mga ano yun? Yung mga dyan sa sulok-sulok ba? Magdasal tayo sa sulok-sulok, mas mabuti pa makipag-usap tayo ng tahimik sa Panginoong Diyos. So, ganun. Salamat mo sa inyong lahat. Oh. Nilista ko talaga yung mga ano no mga dapat kong i-explain sa inyo mga maiksi lang yan na pinapahaba ko lang para maintindihan nyo mabuti so magpapaalam na ako sa inyo kay masunog na tong giluto na ako na wa na namatay ng suga kay magtitid kami sa kurinte so ayan
Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Magluto na ako ng pananghalian. So, mga nagsasabi dyan na, ano, na wag na akong magpaganda. Di naman talaga ako nagpaganda. Uy, maganda na talaga ako. So, maraming salamat sa inyong lahat na lalo akong gumanda, oh, na napikot na mata ko. Maraming salamat, ha. Mag-ingat po kayo dyan lahat. At huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Tiwala lang kayo sa Panginoong Diyos. Mag-ingat kayo lahat. And maraming salamat. Yung mata ko nasingkit naman siya. Para na akong naglagay nung ano yung parang yung itim-itim dito ba? Ano ba yun? Yung lagay-lagay dyan. Bahala kayo dyan. Wala akong alam sa makeup. So, nasali-sali. So, yun na nga, ha. Maraming salamat sa iyong lahat na kayo mga nawawala ng pag-asa dyan. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Tiwala lang at dasal sa buong may kapal ng mula sa puso. Maraming salamat. Magluto na ko. Uy, bye-bye na ninyong tanan diha.